So, hello guys, isa ka rin bang estudyante na gustong kumita ng pera or ng extra income kasi marami kang gustong bilhin guys? So, nasa tamang video ka at welcome nga pala sa aking YouTube channel. Ako nga pala ay isang grade 12 student tapos nasa ABM strand. So, ewan ko kung gagawin ko sana tong video na to guys kasi napaka-remix na ng content ko. Merong gaming, may mga tutorial or anything guys. Pero ayun nga, gusto ko namang makatulong kaya isi-share ko na lang rin yung nalalaman ko guys sa inyo. So, isa nga pala akong entrepreneur, student or alam mo yun, student na nagbi-business. So, by the way, ang business ko is I'm selling different design of handmade products kagaya na lamang ng mga bracelets natin diyan. So kung gusto mo rin makita guys, kung gusto mo rin kumita, make sure na tapusin mo ang video na ito. Dahil guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kayo makaka-earn as a student. Alam ko guys, marami rin kayong wants kagaya ko. So madami akong wants na bagay and kaysa naman iasa ko pa sa parents ko yung mga gusto ko guys. Syempre matanda na rin tayo kaya dapat marunong na rin tayong mag-ipon o kaya mag-take ng steps na dapat sa sarili nating pa. Yung dapat makuha natin na pinaghirapan natin, hindi yung iasa na lang natin sa kanila. Kasi alam mo yun, sa kanila na nga yung pagkain mo, yung pag-aaral mo, pati ba naman yung gusto mo, iasa mo. So, dapat ano guys, paghirapan mo. So, ayun nga, naisipan ko na lang na i-share din sa inyo to. At kung gusto mo guys matuto, make sure na tapusin mo yung video na ito. So, let's get started guys. So, kung mapapansin nyo, medyo hindi maganda yung quality ng camera ko sa paningin ko guys. Kasi guys, gumamit ako ng isang application para magamit natin itong microphone para mas maganda yung audio kasi yun yung mahalaga dito guys, kahit huwag nyo nang pansinin yung video. So ayun, so kung gusto mong kumita ng pera guys, may tip ako sa'yo. So unang-una guys, diba usong-usong ngayon yung ating ano, yung ating TikTok app, tapos maraming tao ngayon ang babad sa social media, kaya naman guys, gamitin mo yun as advantage para kumita ng pera. Hindi lang yung na-addict ka sa social media pero wala namang ano sa'yo, wala namang effect na maganda. Hindi naman lahat, meron namang magandang effect yung mga social medias natin dyan, pero dagdagan pa natin yung isang magandang effect nun by earning. So yung app na ginawa ko guys, or yung app na kung saan ako nagsesell, yung platform na yun is first of all yung Shopee. Di ba marami naman nagsya-Shopee dito, worldwide yun guys, Shopee. So dun ko naisip i-upload yung product ko, which is yung mga bracelets nga. Ipapakita ko sa inyo, may sample ako dito. Eto, yung mga bracelets na ganito, mga handmade bracelets. So alam naman natin guys na each of us meron tayong kanya-kanyang ideas or may mga hobbies tayo. So what if isipin mo yung hobbies mo, gawin mong way para maka-earn ka ng pera, 'di ba guys? Nag-e-enjoy ka na, kumikita ka pa. Tapos makukuha mo pa yung gusto mo kapag may pera ka syempre. So ayun guys, halimbawa, hobby mong gumawa ng mga arts or anything na mahal mo gawin guys, yung mahal mo na nag-e-enjoy ka, gagaya na lamang ng playing games, 'di ba? Tapos yun nga, mga arts and crafts, you love doing handmade something, tapos mga foods, nag-e-enjoy ka pag nagluluto ka. So what if guys, isipin mo, gamitin mo yung hobbies mo or yung mga nagpapasaya sa iyo, gawin mo siyang business. Kagaya nga nung ginawa ko guys. So, ang una kong tip sa inyo, dami ko nang nakwento. Yung una kong tip nga sa inyo guys, ayun, gumawa kayo ng online shop nyo. Hindi physical na shop, online guys. Kasi halos lahat ng tao ngayon nasa online na yan guys. Babad na yan sa mga social medias, sa online shopping. So, once na may nakita sila na item na gusto nila, syempre, hindi na sila maghahanap sa labas.
Once na nasa online yan, guys, doon na yan sila bibili. So, unang-una, guys, na tip ko sa inyo, ano, turn your hobbies into business. So, halimbawa, yun nga, yung mga sinabi ko kanina. Pero, unang-una mong kailangan gawin, syempre, gumawa ka ng online shop. Sa Shopee, gawa ka doon ng store mo, guys. Meron namang tutorial sa YouTube kung saan pwede kang manood ng mga videos na tutorial patungkol doon. Andyan rin yung ano, guys, yung sa TikTok na banggit ko kanina. So, pwede kang gumawa ng TikTok shop mo, guys. Kasi, nahalos na sa TikTok na lahat yung ano, yung mga tao. Dahil, nanonood sila ng mga short videos. They love making short videos. So, kung what if gumawa ka rin ng short videos mo na pre-promote yung product mo. So, para maka-attract ka ng maraming view, ng maraming buyer. So, guys, sa simula talaga as in mahirap. Dahil, kakasimula mo pa nga lang, walang, alam mo yun, hindi nila agad-agad madi-discover yung shop mo. So, yun yung unang gawin natin. Gawa ka ng online business mo or ng online shop mo. So, I have a shop, guys, sa Shopee. Sa Shopee lang talaga ako nagsimula. No, nagtayo ako ng ano doon, shop kung saan in-upload ko yung mga bracelet na gawa ko. Tapos, mga ilang days or week after, yun may bumili. And sobrang saya, guys, sa simula talaga as in. Pag na-try mo rin, sobrang saya pag may nabenta ka na sa simula. Tapos, ayun nga, guys, let's turn our hobbies into making money. So, yun yung tip ko sa inyo, guys, kung gusto mong mag-entrepreneur, students, gusto mong kumita, isipin mo ng mabuti, guys, yung mga skills mo na kaya mong gawin. So, kung wala ka namang maisip na product, services, di ba, pwede kang gumawa ng assignments ng iba, pero may commission or may bayad. So, ayun. So, alam mo yun, guys, basta yun. Yung hobbies mo talaga, kung saan ka masaya, gawin mo yun para kumita ka ng pera, guys. So, ayun. Tapos, yun nga, basta yun yung pinakaunang tip ko. So, kung gusto mo pa ng more tips sa channel ko, guys, don't forget to hit that subscribe button. So, in short or in summary, magtayo ka agad ng ano, guys, online business mo. Pero, tapos yung product na i-upload mo doon, syempre, yung mga gustong-gusto mong gawin, kung saan ka masaya. So, yun yung i-upload mo doon, guys. Tapos, once na may nag-checkout sa'yo, wait lang pala, mali. Huwag ka agad muna magtayo. Pag-aralan mo muna, manood ka muna sa YouTube kung paano gumawa ng mga product na ano mo. Pero yun nga, yung hobby mo, pwede yun. Tapos, manood ka dun sa YouTube kung paano gumawa ng sariling shop, ano yung mga kailangan mong requirements pag magtatayo ka ng shop. Pero ang gamit ko lang talaga, guys, hanggang ngayon na pang-print ng waybill. Kasi, guys, sa Shopee, sarili mo yung magpiprint ng sarili mo na yung waybill. Dapat ikaw mag-print nun na ididikit mo sa packaging or sa pouch nung buyer para alam nila yung location or san i-deliver nung delivery guy yung parcel na in-order ng customer mo. So, eto pa rin yung gamit ko ngayon pang print, guys. Paper ang printer. Alam nyo kung magkano ko to nabili. Around 1,500 lang siya, guys, or around 1,300, 200. Basta nasa ganun nagre-range to. So, ito pa rin yung ginagamit ko pang print ng mga waybill hanggang ngayon, guys. So, pag may umorder sa akin, dito ko siya piniprint yung waybill. So, guys, merong step-by-step process kung ano kailangan mo, mga need mo pag magtatayo ka ng online business. So, sinasabi ko dito sa Shopee, kailangan mo ng printer kasi magpiprint ka ng waybill. Tapos yung mga pouch, free lang yan, guys. Yung mga JNT pouch na ganito, ipro-provide na po to ng delivery guy or nung magpipick up ng parcel sa bahay nyo. So, pipick upin naman nila dito, guys. Pipick upin nila sa bahay nyo yung parcel na ipapadala mo sa ibang lugar. And ang problemahin mo lang talaga yung packaging at yung product mo. So, ayun. So, yun lang naman yung ano. Ganun rin sa TikTok, guys. Same process lang sila ni Shopee. Napakadali lang sundin. So, kung ako sa'yo, guys, kumilos ka na ngayon. Manood ka na ng mga tutorials sa YouTube kung paano ka makakapagsimula. So, yun, guys. Yun yung unang tip ko sa'yo. Magtayo ka agad ng online shopping mo. Pero, yun, i-prepare mo na yung mga kakailanganin mo para once na may umorder sa'yo, good to go, guys.
So, ayun, good luck sa career mo. Yung hobby mo, guys, yun yung ibenta mo. Yung hobby mo or kung saan ka masaya. Ayun nga, yung mga sinabi kong sample kanina, handmade products, masaya ka sa pagluluto, pwede mo siyang ibenta online. So, ayun, guys, para mabili mo yung mga wants mo, hindi mo na iasa sa parents mo, diba? So, yun lang, guys, yung tips ko ngayon. So, for more tips, don't forget to subscribe, guys. So, thank you so much for watching. Yeah. So, nakalimutan ko pala sa video, guys. Ipapakita ko pala sa inyo yung earning ko, yung true online natin. Yung sinabi ko kaninang tip, ipapakita ko diyan sa dito, sa basta sa screen nyo, guys, makikita nyo yan yung earning ko na pagtitinda ng mga handmade bracelets or ng mga handmade products. Actually, hindi lang yung bracelet, may anklets doon, necklace, tsaka yun, yung bracelet. May keychain na rin tayo, guys. Habang tumatagal dyan, ini-invest natin. Nag-invest ako kung ano yung mga pwedeng mas maganda pang i-sell, guys, online. Total, may shop naman na ako. So, guys, kung ikaw, guys, kung gustong-gusto mo rin talaga maka-earn ng sarili mong pera, magtayo ka na ng product mo, guys. So, isipin mo talaga yung sinabi ko sa previous videos, yung hobbies mo, kung ano talagang gusto mong gawin, guys. So, yun. After nun, magbubunga rin lahat ng pinaghirapan mo, guys. So, yun, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoy. So, happy earnings, everyone.